Narito ang programang magbibigay sa inyo ng mga balita, issue, panayam at mas pinag-iba yung todo-todong serbisyo publiko. Ating bibigyan pansin ang mga problemang legal. Ano po pang dapat kong gawin, sir? Ang problema po po, wala po kaming kasulatan na umutang siya. Kalusugan. Tala ko po, itong acidic na ito, ito pinag-iikog na yun sa tuberculosis. Humihinang hustisya, reklamo sa lubak-lubak na kalsada at buntong-buntong basura. Reklamo maging sa mga inaapi sa trabaho. Agad tutugunan ng programang Balita na Serbisyo Pa! Hey! Good afternoon, mga kaibigan! At ang inyong likod, si Edwin, ngayon pong araw ng Webes. At kapag Webes, kami ni paring Yerick Barreto ang mga taong bahay. At sa ating huling pagsasama ngayong araw, of course, Webes ngayon. At huwag natin si paring Fred Santos sa ating po namang social media department. At pag-uusapan natin, mga kaibigan, dahil ngayon ay Webes, tutuon natin ang ating talakayin dito sa isa sa mga wika nga natin kinatatakutan sa buong mundo. At ngayon ay binibilang halos isa-isa yung COVID-19. Pag-uusapan natin, ano ba ang inyong alam dyan sa COVID-19? Ano ba ang inyong wika nga natin pangunawa? Yan ba'y sa inyong pag-aakalay simpleng trangkaso lamang? Batay dun sa definition nila, parang sintomas daw ng trangkaso kaya't binabaliwala ng marami at marami yung bumibigay. Well, ano't ano pa man, yan ang ating papaksayin, mga kaibigan. Samahan nyo kami, ano ho, ngayong araw na ito, ang ating po namang talakayin sa ating servisyong IC, usapang pangkalusugan tayo, at yan po ang ating papaksayin ngayon. Ang ating linya ng telepono, di nagbabago, 470-175-0254, at ang ating text line, 0918-350-2378. Mapanood kami sa ating FB account. Meron tayong FB account, DWIC882AM.com. Ang ating website, DWIC882AM.com. At ang Facebook page ay Balita na Serbisyo Pa. Kasama natin ang ating mga tagapagulat, di lamang dito sa Metro Manila, kundi ating mga correspondent, ganyan naman ang ating mga masisipag na mga Metro Patrol ngayong mga sandaling ito. Kaya dyan lamang ho kayo, habang kayo naghahanda ng inyong pagsasaluhan for a dinner, kung maaaring iba nakaluto na ho, tayo ho, kami naman ay maghahatid sa inyo ng mga balita. Sapagkat ganitong oras, mataas ang viewership ngayon ng telebisyon dahil marami ang nanonood ng mga late afternoon newscast. Siyempre, pero yung iba naman talagang ang gusto, radyo lang. At medyo pagod sa trabaho, papasok na ng kwarto, pakikinig na lang ng radyo. Kundi mali, bubuksan ang kanilang telepono, parang nanonood na rin ang telebisyon. Kaya lang, walang mga gaanong video, kundi ang ating pagmumukha lamang nakikita. Nakakatulugan tayo. Yung registration ng COMELEC sa Rizal, nagpapatuloy. Metro Patrol. Aktibidad na binantayan ni Tata Ray Aragona Sabella diyan sa kanyang area sa Rizal. Tata Ray, go ahead. Maraming salamat bossing Edwin, at kanina ang Metro Patrol ay nagpunta sa mga Metro opisina ng COMELEC, local COMELEC dito sa mismong bayan ng Angono at bayan ng Taytay Rizal. Sa palayam lang ang Metro Patrol ay patuloy naman ang pagpa-arestrado ng mga bagong butante, edad-18, no? At iba pa, mga tatawag nilang mga transferability. At higit sa lahat, sabi nga ay meron lang silang isang government ID o anumang uring klaseng ID, ay kinikirid naman nila yan o talagang papatuloy lamang na sila ay mismo nagpa-arestro sa naturang bayan. At ayon nga kay Carusal, no, dito sa mismong COMELEC officer ng bayan ng Taytay Rizal, ay tataray kahit araw ng Sabado, hapdi nga lang kami, ay patuloy ang pagservisyo namin sa mga naturang residente sa naturang bayan. Gaya pa man, ay binibigyan pa rin ng pansin itong limang barangay patuloy na dito sa Taytay nga, ay pa rin sa kanya, no, kay Mr. Rizal. Yung pakibagog na yan sa mga barangay captain, napakalaking bagay ito at tulong sa naturang opisina ng COMELEC. Sapagkat una sila nakakalam na kanilang mga naturang mga constituent, na kung sino at yung sino ang dapat ng paristro o magpa-transfer sa naturang opisina. Gaya pa man, ang pasalamat naman ng naturang COMELEC officer sa mga naturang barangay ay ang gandoy lamang at hanggang sa araw Sabado nga ay patuloy ang naturang pagpa-paristro. Gayun din naman dito sa bayan ng Taytay Rizal, sabi nga,
ang limang barangay. Amin to siya, correction lang. Ang uno po naman nasasakupan ng bali ng 10 barangay. Bakit patuloy din yan? Sapagkat nga, itong kanilang mga pastrito, hindi naman kaila. Ito nga po ay nadadagdaga rito. Andito ay kanga sabi nga nababawas sapagkat ang pagdaragdag ng panibagong pagparehistro ay isang kapakinabangan ito kung sila mismo ay nakatulong sa nato residente sapagkat ito hindi naman sila hinanapangan ng klase o uriman na sila para sila makilala o pagpapatransfer sa naturang bayan. At ito kumisan ay kasama ang mga kagawad, kasama ang kapitan, nagpapatuloy lamang ay arestrado ang naturang mga residente. So ito ang ating news update mula dito sa lalawigan na Rizal. Ito ang Metropatron, Tataray, Aragon, Sabilyan, Lagulat, sa Ipilamento, Dulacas, DWIC. Thank you, si Tata Ray Aragones Abelyang, ating po namang napakinggan. Oy, happy birthday nga pala kay Ma'am Elena Igharas, yung aming dating, yung kasalukuyang pa rin news editor, dyan po naman sa PTV4, nagbe-birthday sila, nakiki-watch party na lang ako doon sa kanilang pagpa-party ngayon. Nakasama namin to nung ating kaibigang si paring Ralph Obina, na nandun na rin sa kabilang himpilan. Ano? Birthday nga ni Ate Elena Igharas, magandang birthday at sana'y mabusog mo sila. Dati kasama kami dyan. Naka-tune in na rin sina Jasper Arquiza, ang ating RPN Gensan, yung ating mga RPN sister stations. Sa ilalim po naman ng pinagsanib na pwersa ng Radio Philippine Network, RPN, at ang ating mga bossing pa rin ang nangangasiwa dyan. And of course, lahat ng mga RPN station at DWIC station sa buong bansa nakamonitor sa atin. Raza La Chienza, Agnes Silvestre, Red Cruzana, si Danny Cruz, at si Margie Sumugoy, at si Kuya Rudy Esperas, ang isa sa mga well-known na maniniyot o potogs, photographer. Tawag doon sa maniniyot. Uy, si Kuya Fred Dayan, si Kuya Fred Belamala, talaga namang alive and kicking si Kuya Fred Belamala. Wilson Meneses, ay gandang hapon sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon dahil nakarating na rin daw at medyo nangamumroblema ngayon ang SOCOR, ang South Korea, yan ho sa lumalaganap pa rin COVID-19, yan na lamang natin isesentro later on yung ating po namang mga paksaing naugnay sa mga talakayong pangkalusugan ngayon po namang gabi na sapagkat pag Thursday, we're obliged to discuss yung naugnay ho sa health issues o kundi man ay mga health interviews sa mga health professionals. Nakipag-ugnayan tayo sa BRP pero lahat ng ating mga kaibigan doktor ay occupied. Tayo ay umaamot lang naman sa kanila ng wika nga natin ay panahon at oras. Hindi natin mauubliga, no? Kaya wala tayong mga makakausap na doktor. Magkagayon pa man ay pupunuin namin na mga health news at health information ang ating napag-uusapan. O nag-check-in si Doktora Grace Carol Beltran. Pinatatawagan kita Grace, Doktora Grace Beltran. Sabi ko, baka pwede ka naming malambing. Mukhang busy ka yata. Pero nag-check-in siya. Doktora Grace, pwede ka ba naming ma-interview? Kaway-kaway pag may time. 6 o'clock, ma'am. Patawagan kita, ha? Si Doktora Grace Beltran. So, ito. Nakita ko kasi nag-monitor sa atin, eh. Baka pwede nating tawagan Asia. Si Doktora Grace Beltran. Speaking of total travel ban, ayan ang itatanong natin sa ating poll questions. Already put in. Narito na ang poll questions for the day. Sa inyong palagay, dapat na bang magpatupad nga ng total travel ban sa South Korea dahil sa banta pa rin ng COVID-19? Yan ang itatanong natin sa inyo at nasa inyo po ang pagkakataon para sumagot at i-text lamang ho dyan sa ating balita na serbisyo pa Facebook page. At later on, i-retrieve namin nila Kuya Fred Santos yan para kayo po naman ay maging bahagi ng ating program. COVID-19, yan yung dating Nobel Coronavirus o 2019 NCOV. At sinasabi ho mga kaibigan na itong mga acronym na ito, mga abbreviation ay ginamit sa iba't ibang dokumento. Meron dyan na 2019 NCOV, yung CDC, ginamit ng US Centers for Disease Control Preventions, COVID-19,
at MERS o yung Middle East Respiratory Syndrome, SARS, yan yung mga ginamit na mga termino ng mga nauna, naugnay pa rin po pag ang problema ay nasa respiratory system. Ano ba ang pangkalahatang pananaw? Yan po naman sa COVID-19. At sinasabi ho mga kaibigan, yan yung dating tinatawag na 2019 Nobel Coronavirus, yung abbreviation niyan ay 2019-nCoV. At ito isang bagong respiratory virus na una hong nakita sa central Chinese city ng Wuhan. Yun ay sa probinsya ng Hubei sa China. No? At kumalat mula doon sa iba't ibang syudad ng China at ganun din sa mahigit 27 bansa na ngayon. Kasama ho rin dyan ang Amerika. No? At noong January 30, kung inyong maalala ng kasalukuyang taon, January 30, 2020, idineklara ng World Health Organization isang public health emergency of international concern itong Nobel Coronavirus. Na sa ngayon, wala namang kumpirmadong kaso ng COVID-19 doon sa Hawaii na pinanggalingan ng ating research material. Pero yung iba't ibang bansa, dito po naman sa Asia particularly, latest nga itong SOCOR ay nakapagtala na. Ano nga ang tawag dyan sa pagsiklab ng sakit na yan? Ang virus na naging sanhin yan? Ang tawag dyan dito? Anong tawag dito? O diba? Ang pandaigdigang eksperto sa mga pandaigdigang expert ng mga virus ay opisyal nilang tinukoy o binansagan yung virus dahil sa pagsiklab nga po nung una, kung nyo maalala, yung SARS-CoV-2 o SARS-CoV-2. Naalala nyo yun? Yung pinaikling katawagan dun sa Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. O, pagkatapos ng pagsasaliksik o research dun sa bagong coronavirus, napagalaman ng mga scientists na ito'y halos pareho sa virus na pinagmulan ng SARS epidemic noong 2002 at 2003. Yung virus ay pinagmulan ng SARS ay tinawag na SARS-CoV, kung nyo maalala. Kaya ang bagong coronavirus na ito ay tinawag namang SARS-CoV-2 o CoV-2. Ano ho? At kahit ang virus ay kilala bilang SARS-CoV-2, ang sakit na ibinibigay nito ay opisyal na tinawag na COVID-19. Ibig sabihin, pinaiksing katawagan niyan doon sa Coronavirus Disease 2019. Pinaikse, COVID-19. Ayun. Pagkatapos ng unang pagsiklab niyan sa Wuhan, China, at ang sakit at ang virus ay laging tinatawag na 2019 Nobel Coronavirus, di ba noong una? At karaniwa pinaiikse, tinawag ding 2019 nCoV o nCoV. Itong pangalang COVID-19 ay inaasang siya ng ginagamit na nga ngayon at kahit gagamitin pa rin yung mga lumang pangalan, iisa lang yung karamdaman. Mamaya, alamin natin, himayin natin at tanawin kung paano ba kumalat yang COVID-19 sa atin po namang talakayin ngayon po namang hapon hanggang mamayang gabi. Philippine Standard Time, alas 5:47 ng hapon. Balita na, serbisyo pa! Balita na, serbisyo pa! Ito na yung ating balita na serbisyo pa. Later on, tabayanan kung tayo may mga makakala pa rin balita mula po sa ating mga public information offices at the same time dyan sa inyong mga pinagkukunan ng trabaho sa mga PESO offices, public employment service offices dyan sa mga locality, pwede nyo ipadala sa amin at nang sagayin maianunsyo natin free of charge mga bagay niya, baka kala ninyo may bayad yan, wala akong bayad yan, ano? At bahagi ng ating pagsasama sa serbisyo publiko, kaya nga ho balita na serbisyo pa. So habang tayo nagkakakwentuhan mga kaibigan, tuloy pa rin ang ilan sa mga pangunahing mga paksat balita. Gandang hapon kay Kuyang John Susi, na bagamat at nakabase na dyan sa Central Luzon, binabalik alaala yung kanyang mga panahon dito sa Sunshine City, Manila. John Key, a.k.a. John Susi, nakikinig sa atin. Si Marivic Bernardo Tapawan at lahat ng ating mga palagiang taga-subaybay. Anyway, ito hong COVID-19 na ating pinag-uusapan, paano nga ba kumalat yan? Ano? Paano nga ba nagsimula yan? Kahit yung SARS-CoV noong inyong maalala, nagmula daw ho yung sa hayop. Ano? Ito'y maaring kumalat at nakarating nga sa tao at hawahan yung ibang tao.
Ang ilang virus ay lubhang nakahawa. Ano ba yung mga sakit na mula sa virus, pari kong Jeric? Yung tigdas. Viral din yun eh, no? Yung tigdas. Samantalang yung iba pa, nakakahawa din. Pero hindi maliwanag kung gaano kadaling kumawalat sa mga tao itong COVID-19. Yung pangkaraniwang pagkalat daw ng mga coronaviruses, pati na yung pangkaraniwang sipon, ay sa pamamagitan ng droplets. Ha? Galing sa isang tao na may sipon, umubo, bumahing. At ayun, pagbahing niya, sumama sa hangin yung, wika nga natin, ambon, nung kanyang ibinahing. nalanghap mo, doon na simula noon. Ano? Dati, sa hayop lang eh. Pero ngayon, nagkaroon ng human-to-human transmission. Ang isang tao ay maaaring mahawa kung ang mga droplets ay tumama sa kanyang mga, sabi nga natin ay opening sa ating ulo, kasama na dyan pati pala yung mata. Kung nagtatakip po tayo ng, wika nga natin ay bibigat ilong sa pamamagitan ng face mask, kung may inabay, tumama sa mata mo, ibig sabihin po, posible din. So, hanggang kailan nakakahawa sa ang isang tao na may COVID-19? Sa ngayon ho, yan ang pinag-aaralan. Pinag-aaralan yan ng CDC o Center for Disease Control at mga iba pang kumakalap ng impormasyon para maintindihan mabuti. Tulad ho ng ibang mga coronaviruses, ang isang tao daw ay nakakahawa habang siya ay may sakit. Kung gayon, patuloy silang kumakalap ng impormasyon para laging may mga bagong balita. Ang tatanungin ninyo, ano-ano ba yung mga sintomas ng COVID-19? Yung mga pasyenteng may COVID-19 ay may katamtaman hanggang grabe na respiratory illness, pati yung mga sintomas ng lagnat, ubo, parang kinukulang o kinakapos na paghinga hanggang sa hindi makahinga. Sabi nila, yung ubo ng COVID-19 ay kakaiba sa karaniwang ubo. Yung ubo daw na naririnig natin, parang wika pag ikaw ay ubo, sariwa. Parang may putok ng kulog. Huwag kayong matakot pag gano'n ang ubo. Wika, karaniwang may kasamang sipon. Pero kapag ang ubo ay sobrang dry at halos hinihingal yung umuubo at may kati siyang nararamdaman sa kanyang lalamunan at ang parang bumabaon yung kati dun sa kanyang kaibuturang dibdib, doon kayo magsuspecha, no? Ang ilang mga pasyente daw ay maaring hindi lagnatin tulad ho ng mga bata, matatanda at yung tinatawag na immunosuppressed at mga taong umiinom ng pangpapababa ng kanilang temperatura o lagnat, iba pang gamot. Pero tinatanong gaano ang katagal bago makita daw yung sintomas ng COVID-19. Naniniwala po ang Center for Disease Control na ang sintomas ng COVID-19 ay maaring lumabas pagkatapos ng 2 o hanggang 14 na araw ng pagkakalantad o yung pagkaka-expose ninyo sa mga taong meron yan. At meron habang komplikasyon yan. Definitely, maraming pasyente na may COVID-19 ang nagkakomplikasyon. Ang pangunahing komplikasyon yan ay pneumonia. Wow! Na-distract naman ako kay Maria Sharapova. Nakita ko, nag-retire na pala sa tennis. Isa yan sa mga pinakamagandang tennis player ng daigdig, ano? pag yan ang nag-tennis, talagang manunod ka eh. And words number one, nag-retire na siya. Talagang lahat ito ay nilalamon din ng katandaan. Medyo humihina na siguro. Anyway, balik tayo. Bakit ba ako napunta kay... Parang namang virus yan si Maria Sir. Ilipat mo ha. Si Jeric Barreto kasi nakatitig dun sa tennis star na nag-retire, si Maria Sharapova. Anyway, mamaya didiscuss natin kung paano yung mga sintomas at kung paano gagamutin yan po namang COVID-19. Bagamat hindi tayo nagmamarunong, hindi ako doktor, ibinabatay ko lang po yan sa mga research materials na binigay sa atin ng ating pong news center at of course ng ating po namang social media department para at least tayo po na may makahuntahan pa rin. Maging may saysay naman yung ating pinag-uusapan. Kapag wala tayong makitang doktor, hindi naman tayo lalayo doon sa ating mga paksa at talakayin. So, batiin muna natin yung ilang humahabol natin mga listener. Of course, si Emerald Noguchi. Hello, Ka Edwin. Si Rene Braga, bayan ko. Gandang hapon, Ka Edwin, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Danny Cruz, si Margie Sumugoy, Maribik Bernardo Tapawan is watching. At kayo na nabanggit ko si Kuya John Susi. And of course, si Oksan, si Marianaga Nishiyama, MNN, ay nakatutok din sa atin. How are you?
Tahimik kaya yata maghapon, busy. Buti naman. Si Louie Angeles at saka si, ang aming producers, par excellence dati, si Richard Noblejas. Richard! Ibati mo ako kay Ate Elena. Birthday pala dyan. Nag-enjoy kayo. Babalik ko ang ating program at mga karagdagang pang talakayin na ugnay sa NCOVE at ilang pang mga kaugnayang impormasyon sa balitang yan ay ating pagkukwentuhan sa pagpapatuloy ng ating program. For the meantime, ang oras, Philippine Standard Time, 2:30 bago mag-alas 6 na ng gabi. Balita na, servisyo pa! PWIC! Balita na, servisyo pa! Alright, 6:03, magandang hapon sa ating mga avid listeners sa Land of the Rising Sun sa Japan. Marami ng mga nakikinig sa atin dyan, ano? Pagmula kay Marie and Company, sila Ochi and Company, si Baldo. Yung aming technician dito, hindi mo inabot si Baldo Garrick, no? Kung tawagin namin si Puti, kasi parang pagka misti-misti, so kahit ito, kahit na maaraw, maputi pa rin. No? Parang anak araw. Nakikinig si Puti. Napangasawa nun si Marie, na isang Japanese si ano din. Half Japanese din yata. No? Anyway, speaking of Japan, ito, may nagre-report na sa atin. Tago na lang natin doon sa kanyang wika ngayon, pakiusap na wag na siyang ma-expose. Doon daw ho ay 864 na ang may coronavirus. Yan sa may, anong lugar yan sa Japan? Malapit sa Tokyo. Ano? Kanagawa Ken ba yan? Meron daw doon isang pamilya ay may namatay na konduktor sa train dahil doon sa virus. Medyo nagagalit sila ngayon sa gobyerno ng Japan, ay mga kababayang Pilipino natin dyan. Cool lang kayo, cool. Kasi naglilihim daw yung Japanese government. Marami na daw palang nahawa, ayaw pa nilang ipaalam, kaya dumadami ngayon. 4 days ago, ganun kabilis, sana wag naman, ano? Pero nagagalit yung mga kababayan nating Pilipina doon eh. Pag may nangyari daw sa kanila doon, lalo na sa Yokosuka, bago kami mawala dito, ahawahan namin mga hapon. Hindi sila magmamas. Hindi naman makaka... kahit murahin nyo na murahin mga hapon, hindi naman kayo naiintindihan yan. Ahawahan nyo na lang. Pero kidding aside, dahil hindi ho biro ito, ang bilis sumawa. Pinauwi na daw nila yung mga Japanese galing sa cruise Princess Diamond. Kala nila negative yung mga Japanese na sakay. Tapos ngayon marami palang affected o infected. 8 plus daw yung lumalabas ngayon sa television dun sa Japan. At ibinabalita kasi daw na hindi naman daw ganon para wag magpanic. Nagpa-positive thinking yung Japanese government. Pero itinatago daw, sabi ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Japan, ha? Sila na nag-expose nito. Sinugod na raw ni mismo ng ilang mga tao yung Kyosai Hospital sa harapan lang ng bahay ng isa nating kababayan doon. Kaya nababahala ho sila. Ay, baka ikaw naka-monitor, Marie Nishiyama, dapat ikaw nagre-report nito eh. Gawin nga kitang reporter dyan, ayaw mo mag-report. So, pwede pag ganyan ka seryoso, dapat nagbabalita ka. Akala ninyo hindi natatakot ang mga tao, natatakot na po kami dito, sabi ng mga Pilipinas sa Japan. Wala na rin daw biyahe ang Japan Airlines, totoo ba yan? Hindi rin pinayagan ang galing sa yan sa lugar na yan, particular sa prefecture na yan ng Tokyo, sa Yokosuka. Hindi na rin pinapayagan munang lumabas at bumiyahe yung kanilang mga residents. Wala na rin daw Cherry Blossom Festival, aba? Di ba importanteng festival yan sa Japan? Yung namumulaklak yung cherry blossom. Kinansel na daw dahil sa coronavirus sa Yokosuka, Kanagawa Ken. Kumalat na. Baka ngayon lang kasi nasa sinasabi ho eh, nung una 846 kahapon. Natatakot sila ngayon, baka nadagdagan na raw. Naku, nagpapaniko yung ating mga kababayan yan. But una ho sa lahat, ang sinasabi, huwag kayong nagpapanik. Sabi pa nung isang texter natin, malala na rito po mismo sa lugar sa Yokosuka, mismo malapit sa hospital, dumarami na ho yung pasyente at mukhang may panic mode. Kanagawa Ken, mukhang nagkakaroon sila ng nililihim ng Japanese government to, ha? Gusto ne! Korwa! Rihim-rihim! Ha?
Sabi ni Garrick, ano daw yun? Doste, bakit? Yung rihim-rihim, nilihim-lihim. Hindi ko alam kung nilihim eh. Ano yung sekreto? Pero anyway, kidding aside, sa Kanagawa daw, alam ng marami. Kaya lang medyo ano sila ngayon. We're just calling the attentions of the Japanese government. Probably you're listening and siguro you must take actions and update your constituent, your Japanese citizenry regarding dyan po naman sa ENCOM. Natatakot yung ilang mga Japanese doon, pati na yung ating mga kababayang Pilipino at Pilipino na nandiyan sa Kanagawa Ken Prefecture. Pinag-uusapan natin kasi ENCOM, ano? Kaya mabuti na lang, nakakaalap ako ng ibang impormasyong may kaugnayan dyan. For much elaboration on this, siguro pinakikinggan ng ating mga kababayan talaga, ano? Hanggang kailan nakakahawang isang taong may COVID-19? Yan ho, pinag-aaralan sa ngayon ng Center for Disease Control at iba pang nakakaalap ng impormasyon para maintindihan mabuti. Tulad doon ng ibang coronaviruses, ang isang tao ay nakakahawa habang siya may sakit, definitely. Kung gayon, patuloy na kumakalap ng impormasyon yung iba. At yung mga sintomas at kung paano gagamutin, ano-ano mga sintomas ng COVID-19, syempre, una sa lahat, lagnat. Habang kayo nilalagnat, tumataas yung lagnat, umaabot ng 38, 39, tapos inuubo na kayo. Tapos kinakapos na kayo ng hininga. Gaano ba katagal bago makita yung sintomas? So naniniwala yung Center for Disease Control na ang sintomas ng COVID-19 ay maaaring lumabas pagkatapos ng 2 or 14 days ng pagkakalantad sa mga may taong may sakit niyan. Ano? Meron bang komplikasyon ang COVID-19? Maraming pasyente ng COVID-19 ang nagkakomplikasyon ng pneumonia. Alam niyo naman, pag tinamaan ng pneumonia, no? Paktay ka dyan. Sa bagaho yan eh. Hirapan kang huminga dyan. Paano ginagamot yung COVID-19? Wala pa hong ano eh. Yan ang problema ngayon. Kaya nga sinasabi ng iba, mukhang ito ay kaparaanan. Alam niyo naman yung mga mitikulosong isip, medyo mapagdudang isip, gumagawa lamang daw ng senaryong nakatatakot ang World Health Organization para at least makapag-introduce ng bagong antidote laban ho dito. Pero ang inyong basahin natin ay yung nangyayari po ngayon, wala pa daw espesipikong antiviral na gamot. Yung mga taong meron ng COVID-19 dapat tumanggap ng kaukulang pag-aalaga para maibsan ang sintomas. Yan ang sinasabi. Dapat ba akong magpa-examen para sa COVID-19 infection? Bay, kung ikaw'y galing sa China, syempre pa. Hindi kasali yung Hong Kong, Macau o Taiwan. So sa nakalipas yung 2 linggo at nakaramdam kayo ng sintomas ng sakit na sa respiratory, gaya ho ng ubo at kinakapos na paghinga at may nakasalamuha kayo, kayo unang makakaalam yan eh, ng taong mayroong sintomas ho niyan sa 14 days na nakalipas sa inyong sarili mula sa China, mangyaring tumawag ho kayo sa healthcare provider ninyo at banggitin ninyo yung inyong naging biyahe sa China. Ano ho? At sa ilang mga bansa nga ho niyan. At masaklap eh, may kababayan na tayong naitala yata dito. Meron na ba? Wala pa naman so far. Oh, wala pa. Ano yung isa sinasabi? Sa Hong Kong, nasa Hong Kong yon. Pilipino pero nasa Hong Kong. Wala pa dito. Huwag ka na munang umuwi. Hindi naman, kababayan natin yun. Pero masaklap, ano? Iniingatan ho yung tinatawag nating privacy, of course, ng mga taong magkakaroon naman ito. But definitely, sooner or later, pag yan ho'y napagtuunan ng pansin, mauubliga ho yung mga kinaukulan na alamin kung taga saan yung Pilipinong yun. Pero for the meantime, nasa Hong Kong pala ang update natin. Ano? Pero ngayon, pati ang Amerika, ha? Yung Amerika ay well-known and very much advanced in editing pagdating sa science. Nalusutan ho sila ng COVID-19. Isang bagay na nakababahala sa China. Ngunit kung ikukumpara sa China, ang Amerika, sa ngayon, maliit ang posibilidad na mayroong magkasakit na sa Amerika ng COVID-19. Mula February 13, itong taon na ito, mayroon ng 15 kaso ng kumpirmado sa Washington State, yan sa California, sa Arizona, sa Illinois, sa Massachusetts, sa Texas, at sa Wisconsin. 2 ho rito ay bumiyahe mula sa China. Yun, galing pa rin sa China. In-import pa rin sa China. Yung 2 pang kaso ay nahawa
sa mga malapit nilang kakilala na nanggaling sa China, yun lang yun, doon ang nagsimula. So seryoso ho yung Center for Disease Control laban dito sa COVID-19. May panganib kung ikaw ay lanta dito, mas malaki ang panganib na mga manggagawa sa healthcare at mga miyembro ng pamilya o mga malapit na kasama. Diba ang katunayan nga, yung unang nakatuklas dito na doktor at nagsiwalat, namatay na. At siya yung nag-expose niya na ganun yung nakita niyang virus na yan, ano? Yung mga nag-aalaga yan, delikado, kaya nga nakikita ho natin. Yung iba naman, ginagawa pang kakatwanan o ginagawang pagiging OA, lalagay pa ng buong supot sa katawan, meron naman butas. Sa isa hangin ho yan eh. Parang hindi magandang tignan, parang nanguuyam pa yung ibang mga kababayan natin o ibang mga tao pag nga gumagawa kayo ng ganyan, ano? Paano nga ba yung panganib ng COVID-19? Sa Hawaii ba meron? Dito sa nakalab ko research, sa Hawaii meron din yata. Wala pang kaso ng COVID-19 sa Hawaii. At sa ngayon, mababa yung panganib dyan sa Hawaii. Kayunman, ang federal, state at mga lokal na opisyal ng Hawaii ay nalaman na nila yung grabing sitwasyon at sila ay puspusang nakikipagtulungan ngayon sa mga opisyal ng federal COVID-19 para maiwasan ang pagkalat nito sa kanilang estado. Makita nyo, napaka-alerto ho nila, no? In another point, maaring meron daw isang tao sa Hawaii kaya nais ng kanilang HDOH na malaman at gawing public yung mga mahalagang bagay na panghadlang tulad ng palagi ang paghuhugas ng kamay sa, na may sabon, of course, at tubig sa loob ng 20 seconds. Di ba kakanta nga ng happy birthday, dalawang happy birthday? Pagkatapos habang kay maghuhugas din ng sanitizer pag kay papasok ng mga gusali para maiwasan yung pagkalat ng COVID-19. Napakabenta ngayon ng mga hand sanitizer. Kami dito sa City State Center sa Show Boulevard, sa lobby merong sanitizer. Pag pumasok ka pa dito sa DWIC, may sanitizer. Tapos maliligo ka pa. Yan, pagpasok. Si Fred Belamala. Pero binabaril pa daw. Hindi binabaril. Ako naman. Ay, yung senyos kasi ni Garek. Di ho, may pangkuha ngayon ng temperatura yung mga guard namin dyan sa labas. Kaya tinututukan kayo sa noo. May utang ka, wala. Tinutukan na ka ng mga guard sa baba. Ano yan? Wala naman kayo. May, baka masakit yan, ha? Wala ho. Tignan lang temperature yung pala. Wala labas. So, pag mga hanggang kung ang temperatura mo ay 36 up to 38, wala lang talong-talong, pwede kang pumasok. Lalo't galing ka sa init. Pag 39, medyo tumatawag dun sa nurse. Si Fred Belabaon lang ho, 39. Sabi nung nurse, umaabot ka ng 45 yan eh. Bayaan nyo na. Ligo-ligo din, Fred, pag may time, ha? Ang aking partner, Fred Belamala. So, sinasabi ko dito, patuloy ng pagbibigay ng impormasyon, ay anggil pa rin ho dito ng buong daigdig. At yan daw yung malaking tulong para sa lahat. So, ano ang mga coronaviruses? Ang mga coronaviruses ay isang malaking pamilya po pala yan. Pati pala viruses ngayon eh, kapamilya. Sabi ni paring Fred, ang coronavirus daw ngayon ay mistulang kapamilya. Pagkapamilya ng virus, di ba pwedeng kapuso din ito? At napangalanan ng mga yan dahil doon sa crown-like spikes na nasa labas niyan. Pag sinisip nyo, sinilip nyo sa tinatag na microscope, yun ang makikita nyo yung virus, ganun ang style niya. Crown-like spikes, yung nasa labas yung mga viruses na yan. Ano? Microscope is an instrument used to see the smallest thing that you cannot be seen by your own naked eye. Ba? Abisado ko pa yung biology. Ang mga ito ay pangkaraniwang uri ng hayop. Tulad ng, iyan pala yung unang dumapo sa hayop, ano, sa camel, sa baka, sa pusa, sa aso, sa paniki. Bihira yung coronavirus ng mga hayop ay mailipat sa mga tao at kakalat mula sa tao. Pero nangyari ngayon. So, pangkaraniwa ng mga coronaviruses ng tao sa buong mundo at ang mga ito ay maaaring maging sanhi ng mild to moderate na pagkakasakit. Halimbawa, yung pagkakahawa ng trangasipon, ubo. Ang ilan sa mga coronaviruses na nakakahawa sa mga tao
na siyang nagiging sanhi ng mga malalang sakit tulad ng coronavirus na pinagmulan nga ng MERS at SARS. Itong COVID-19 ay isang bago o novel. Ayun pala ibig sabihin nun, novel, bago, ano? Bagong coronavirus, novel coronavirus, nagmula sa Wuhan, China, at naging sanhi ng pagdami, pagsiklab ng pneumonia at sakit ng marami. Maring ito'y nagmula sa hayop, ngunit ngayon ay kumalat na nga sa tao. Ano ho? Ang COVID-19 ba ay tulad ng SARS at MERS? Aalamin natin yan sa ating kinalap na latalain para po sa inyong kabatiran, dahil marami sa inyo ang abala, hindi na nakapagre-research. Yan ang aming trabaho, ibahagi ko sa inyo. So, babalik kami, Philippine Standard Time, 18:08 makalipas ang 6:00 na ng gabi. Balita na, servisyo pa. Balita na, servisyo pa. Alright, thank you, paring Jeric Barreto, ang ating po namang kasama at co-pilot ngayong gabi at gabi na nga ho, 6:20 na eh. At habang tayo nagkakakwentuhan pa rin sa talaking may kaugnayan dito sa COVID-19. Dahil ngayon ay Thursday, health discussion tayo. Yung ating mga health professional, mga doctor, may kanya-kanyang appointment, busy ho sila. At kahit pa paano naman ay meron tayong mga supplement articles courtesy ni Fred Santos ng ating social media. Maraming salamat, Fred. Samantala, ang COVID-19 ba ay tulad ng SARS at MERS? Hindi. Yan pala ay ibang mga coronaviruses pala yan. At makikipagtulungan ng mga healthcare providers sa ibang bansa para malaman ito. Yung ibang mga healthcare provider dito sa Pilipinas, alam na nila yung paraan ng pag-e-examine. So, wag nating katamaran kung kayo may nararamdaman na unusual sa inyong breathing, sa inyong temperatura. Lagnat lang ito. Lagnat laki lang ito. Nahamugan lang ako kagabi. Nilalagnat lang ako. Wag nating gawing ugali yon. Better yet, punta na kayo sa mga eksperto, sa mga doktor, sa mga klinika para ma-examine ho kayo. Kasi titignan na dyan, magkakaroon na ng blood examination, titignan ho yung dugo ho ninyo. At unless otherwise, ang dugo nyo'y berde. Sabi ni Jeric, ay, patay. Ay, kamukha ni Jeric, medyo kay Jeric ngayon, light green pa lang. hindi ma-check up. Pero kidding aside, sinasabi ho na kinakailangan talaga yung pagsusuri. Anong eksamen sa SARS-CoV o COVID-19? Maari ba na alinman sa laboratorio ay ma-eksamen yan? Sa kasalukuyan, sinasabi ho mga kaibigan na kinakailangan kasi palang ma-eksamen yan, Jeric, mga kaibigan, ay yung respiratory specimen at serum, yung dugo. At saka yung inyong pasintabi ho sa mga naghahapunan, yung inyong plema. Ano ho? Lahat ng examen ay kailangan. Dadain sa isang discussion yan, talakayin, laboratory confirmation. Sa ngayon ay gumagawa pa ng examen para sa COVID-19 ang mga health expert. Ngunit, hindi magtatagal ay uubra na rin yan at magkakaroon na rin ng impormasyon yung mga public health laboratories. Kaya sa maikling panahon, pwede rin magpa-examine dyan sa mga healthcare provider natin dito sa bansa. Ano? Kasi dyan sa binanggit natin kanina sa Hawaii, ay napaka-alarm ho nila. They are so alarmed sa pangyayaring ito at in-update nila yung kanilang mga CDC, yung kanilang mga Center for Disease Control. Sinasabi nga ho dito, mga kaibigan, na kinakailangan ganun din naman ang ating maging aksyon. Ano ho? Ano ba ang prevensyon at proteksyon? Paano ko mapoprotektahan ang sarili ko? At syempre, ang ating pamilya, siguro ang tinatanong nyo. Ang pinakamabuti daw paraan ay sa mga health expert para maiwasan ang pagkahawa sa alinmang sakit, sa respiratory, pati na trangkaso, yung pagsunod sa pang-araw-araw na action at prevention. Action and prevention. Siyempre, magpapabakuna kayo para sa trangkaso. Sa ngayon,
sa kasalukuyang panahon ng trangkaso, maaring magkaroon kayo ng kalituhan dahil magkapareho yung sintomas na mga yan tulad ng lagnat at pag-ubo. Kaya inire-recommend ho na yung mga residente mula sa 6 na buwan edad hanggang hustong gulang ay magpabakuna para sa trangkaso, no? Para maprotektahan yung kanilang mga sarili. Ikaw ba, Jeric, meron kang flu vaccine? Meron na? Yung sakit eh. Nung nagpa-flu vaccine ako, talagang akala ko ididikit lang yung karayom. Hindi. Tinusok hanggang doon sa tabi ng buto. Pero, ha? Hindi, ganun talaga maramdaman mo eh. Tusok talaga, patusok. Binaon yung karayom. Pero, masakit na sa una lang naman. Huwag mo isipin. Pero may takot kasi ako sa karayom eh. Nagkasemplang-semplang na ako sa motor at nagkataob-taob na ako sa kotse. Hindi ako natakot, pero sa karayom pag nakakita ako. May mga tao bang ganun? Oo, meron akong phobia sa karayom. Kaya takot ako sa mangkukulam eh. Iwasang hawakan ang inyong mata. Yan. Yung di ba pa nagiging mannerism natin na hawakan nyo yung bibig nyo. Tapos maya-maya hawak kayo sa mata ninyo, sa ilong at bibig. Kung hindi kayo nag-uugas, huwag kayong hahawak ko dyan. Iwasang makisalamuha sa mga taong may trangkawas at may sakit. Hindi naman sa minemenos natin yung mga kababayan natin na higit lalo na yung mga blue-collar jobs, nasa mga laborers, drivers, etc. Pag nakarinig na ganito, arte. Mga arte lang yan. Siguro yung immune system nila talaga malakas na. Immune na sila. So huwag daw lalabas muna ng bahay kung may sakit. At balutin ang, wika nga kung kayo ipasintabi, kung kayo nalulura, ano? Huwag yung para kayong tuko na buga lang ng buga. Magdala kayo ng tissue, tapos doon kayo maglabas ng inyong ilalaway at saka nyo balutin at itapon nyo ng maayos. Magtakip ng bibig pag kayo babaheng, ano? Huwag nyo na i-share. Baka mahilig kayo sa sharing eh. Yung sharing of information, obra yan. Pero pagdating doon sa sharing ng virus, delikado ho yan. Yung itapon sa tamang basurahan. Palagiing linisin daw, mag-disinfect, lalo na yung mga bagay na laging hinahawakan gamit ang mga regular na cleaning spray o wipes. Ayan. At ang tanong ay, may bakuna ba sa SARS-CoV-2 at sa COVID-19? Sa ngayon, yun lang malungkot. Wala pang bakunang pamproteksyon kontra sa virus na yan. Ang tanging pamamaraan para maiwasang mahawa ay yung paggawa ng paghadlang na gawain tulad ng lagi ng paghuhugas ng kamay. Ano? Ang bakuna, ito ang tanong ng isa, ang bakuna ba at ng trangkaso ay nakapagbibigay ng proteksyon laban sa COVID-19? Yung pong binabanggit namin ni Jeric Barreto kanina, yung taunang bakuna sa trangkaso, hindi pala proteksyon yan eh. Sa COVID-19, kala natin, mag-relax tayo. Ngunit yan po, ay inirekomenda pa rin, basta may edad 6 na buwan, o mas patanda para maiwasan yung influenza doon sa mga bata. Kasi yung mga bata, pag may nararamdaman yan, di naman makapagsasalita yan. Gadaanin ka lang sa iyak niyan. Marukulyo. At least pag ikaw medyo marunong na magsalita, sakit ng mata ko, sakit ng buto ko, yan, masasabi mo. Pag yung mga baby pa, nako, mauubos ang boses ng baby, kaya iyak, di mo malaman ang gagawin mo. Kaya lalo ka matataranta. So, ang pagsusuot ba ng mask ay proteksyon sa COVID-19? Kasi lahat ng mauso yung salitang ito sa radyo, sa television, naging mabenta yung mask, nagkaubusan. Kung ang isang tao ay malusog, ito ha, ito kasi mga misconception. Kung ikaw naman ay malusog, hindi mo na kailangan magsuot niyan para makaiwas ng impeksyon. Ang pinakamabuting pag-iwas ay yung pag-uugas ka ng kamay. Bago nyo hawakan yung inyong mukha, ang inyong bibig, ang inyong ilong, takpan yung inyong ilong at bibig ng tissue o siko kung kayo nauubo. Ganun, no? Bakit parang mas lalo ako mauubo? Pag-amoy ko ganun, parang mas lalo ako mauubo. Ha? Ibang virus ba? So, kidding aside, limitahan yung pakikisalamuha sa mga taong may sakit. At huwag lalabas ng tahanan kung may sakit. Kung may sakit ka, yung pagsusot ng face mask ay maaaring makatulong. Ayun. Yun ang ano, pag may sakit ka, saka ka magsuot nang hindi ka na makahawa. Lahat nagsuot. Lahat kayo pa ang assumptions may sakit. Kaya yun ang problema.
Yo, kaya nga mga kaibigan, sinasabi din, iwasan mo na yung mga pagbiyahe-biyahe. Eh, talagang maiiwasan mo yan pag naiisip mo yung gagastusin mo dyan. Para magkakasakit ka rin pag bumiyahe ka sa gastos lang. Ano? Anyway, babalik ko tayo mga kaibigan na may pagayon-gayon, no? Alas 6:30 na ho ng gabi at of course, kung meron man kayong mga reaksyon at suwestyon, ibabahagi natin yun sa huling bahagi ng ating program at ilang paghibay pa rin dito pa rin sa usapin ng COVID-19 ang ating tinatalakay dahil ngayon nga po ay Health Topic Thursday ho tayo kapag araw ng ng Webes. Nakikinig si Ate Vicky Cacnio at ito yung butihing better half ni Mar Lopez ng Big 3 Sullivan. O, Tibiki, long time no see. Nakikinig sa atin. Jaycee Tan, Prince Tyron, at si Dr. Vincent Lumendoza. Kala ko, Doctor, darating ka. At of course, yung ating mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo, mga OFW at mga kababayang Pilipinong naiinip sa ganitong oras. Ano man ang time zone ninyo, binabati namin kayo ng maligayang pakikinig. Magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Ano man po ang inyong oras dyan sa inyong kinaroroonan. Babalik ko kami for the last 30 minutes ng ating program, Philippine Standard Time, 6:30, 10 seconds. Balita na, servisyo pa! DWIZ! Balita na, servisyo pa! Alas 6:35 segundos ang oras, mga kaibigan. Of course, bati-bati time. Habang kayo nandiyan pa rin, ano't kasakasama natin. Nakikinig si Kuya Pidel Sobremonte. Oy, Kapidel! Alive and kicking pa rin, ha? Ito'y mga una kong cameraman nung ako'y nag-venture sa TV, si Kuya Pidel Sobremonte. Dati, sabi niya, paano yung adjust niya ng camera? Ayaw talaga luminaw. Sabi niya, tapos maitim ka pala talaga. Si Kuya Pidel nanonood at nakikinig sa atin. Kaya nga nagbalik tayo radyo. At dito sa radyo, kahit ganito pa polo-polo shirt, okay na eh. Samantala, sa ilang pa mga si Ka Johnny Torres, nakatutok din po naman sa atin at binabati si Ate Elena Igaras at pati yung si Ate Maria P. Aligno. Ba, nasa Manila base na pala itong si Maria P. Aligno, no? Si nagdiriwang kasi ng birthday ngayon si Maria Elena F. Igaras. Yan po naman sa national television natin. Anyway, sa ilang pang mga paksain natin patungkol pa rin sa NCOV. Kung balak mo bang bumiyahe sa labas ng bansa ngunit hindi sa China, eh, ligtas ba pag bisita mo sa ibang bansa, lalo na sa East Asia? Eh, baysa ngayon ho eh, may mga limitasyon ng pagbiyahe, no? Papunta sa mainland China. Kasi, hindi nga, lumabas na nga lang mainland China. At ang nangyayari ngayon, bawat bansa ay nakapagtatala na nga ho ng ganitong karamdaman. Ayaw nating maging devil's advocates, pero yun nga sinasabi ng iba. Eh, kung ganun pa lang, kailangan mo lang ay malakas na resistensya. Bakit sobra ang mga pagbabalita patungkol ho dyan? May punto din naman sila, no? Mabuting i-check muna ng mga residente, particular yung inyong mga travel advisory sa ibang bansa para at least nabibigyan kayo ng sapat na impormasyon sa inyong mga binabalak na pagbiyahe, no? At papaano naman daw yung mga animal products na nanggagaling po dyan sa China? Ang tanong ngayon. Sa ngayon, walang ebidensya yung Center for Disease Control na yung mga hayop o mga animal products na mula China ay maaaring makapagbigay ng panganib sa pagkalat ng COVID-19. Laging mapapabago-bago yung impormasyon tuwing mayroong pagbabago. So, nasa panganib rin ba yung ating mga alagang pet sa COVID-19? At meron bang COVID-19 ang mga hayop? Eh kahit na ho yung coronavirus, parang galing na ho sa hayop yan, di ho ba? Yan eh, kumakalat na ho mula sa tao sa tao, kaya walang rason para paniwalaan yung mga na ang mga hayop o pets saan mang lugar sa ating bansa ay maaring may panganib dala ng COVID-19. Huwag niyo namang pandirian, huwag niyo namang sinisipa-sipa si Tagpe, huwag niyo namang sinisipa-sipa si Muning, sapagkat wala silang alam. Hindi naman sila yung carrier, human to human ito eh, di ba? So, yan mga kaibigan, anong paghahanda ang ginagawa ng mga ospital dapat
ibinabahag yun, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa infection control guidance, yung ating mga healthcare facility para masigurong handa yung mga ospital at healthcare provider sakaling may mga tao nga na mayroong COVID-19. Yung mga ospital at healthcare provider ay nagpapalitan ng kanilang research at ng kanilang mga policy sa pagkontrol sa impeksyon at regular na nakikipag-ugnayan sa mga health authorities. Ayan, maganda ho yung ganun eh. Kaya tayo wala ding sawa yung patawag-tawag tayo sa Department of Health para na-update ho tayo mga kaibigan ng wika nga natin eh patungkol sa sakit na yan. O yan, 6:38 na, punta natin muna yung ibang mga paunang reaksyon galing po sa inyo mga kaibigan doon sa ating poll questions. Sa iyong palagay, dapat na bang magpatupad ng total travel ban sa South Korea dahil nga sa banta ng COVID-19? Si Jonathan Castillo sabi niya, yung mga taga-Senate at Congress, i-quarantine. May virus na nakabobobo. Denirovirus 20. Sabi ni Irvin, hindi po. China lang ang ayaw ng mga dilaw. Papasukin yung mga Koreano po. Ayan. Si Baluya Mark Eric, if for tourism and non-essential business trips, dapat iban muna. If they are residents or employed there, dapat lang silang i-allow. Kung magkakasakit man ang residents or OFW, mas better equipped pa ang healthcare facility nila compared sa atin. Tama nga naman. Si Christian Gamgamgan. Ganda pilido mo ha, Christian. Christian Gamgamgan. Huwag na sa South Korea yan eh. Buti kung China. Mas natakot sila. Ondong Socrates Aristotel. Ay, hindi dapat. China lang ang iban. Magagalit ang 3% anti niyan. Ay, talaga. Huwag yung haluan ng politika yung tanong natin. Cesar Cayanong. Depende sa mga bansa kung pwede o hindi, sundin natin ang nararapat gawin upang hindi na kumalat ang virus sa buong mundo. Be safe. Uy, ganda ng sagot ni Mang Cesar. Yung mga ganong sagot ba? Logical, rational, walang pahaya, walang pahiging, walang patama, kundi dun lang sa issue nakapokus. Sabi nga, depende sa mga bansa. Kung pwede o hindi, sundin natin ang nararapat gawin upang hindi na kumalat yung virus sa buong mundo. Be safe. Ayun. Nakadali din tayo ng mga ayos na sagot. Si Roger Dell, RGR Dell number. Ano yun? RGR Dell. Roger Dell. No, it's not helping. It just make people more panic. Ayan. Si Fernando Giray, ban sa mga tourist lang. Pero yung sa work, okay lang. Tsaka mo, alam mo na ang consequence. Dapat ready ka. Ang sabi ni Mang Fernan Giray. Si Reynaldo Manansala Reyes, kalat na sa mundo ang COVID-19. Isang kontinente na lang ang walang kaso ng sakit na yan. Ano nga bang dapat gawin? Iligtas sa mga Pilipino o pabayaan sila sa risk na magkasakit para kubita ng pera? Aanin mo ang pera kung ikaw naman ay maahawahan ng COVID-19 at maaring ikamatay mo ito o makapanghawa ka pa sa ibang tao. Si Nelly Villaruel, no, especially OFW gaya namin, if it travel, ban taga Hong Kong. Swerte ako, nakabalik ako sa amo ko. 1 week paalam, naging 1 month, wala kami sahod, sabi ni Aling Nelly Villaruel na nakikinig ngayon dyan sa Hong Kong. At least nakabalik kayo, no? Enrique Ramos, sa mga malalamig na bansa, malakas po ang coronavirus. Sa bagay, dito sa atin mainit, eh, no? Pero kaya dumarami nga yan, kasi ano, cold season ngayon sa Pilipinas, eh. Malamig. Si Abby Gutierrez, nakakamatay po ang sobrang pagkapraning. Eh, siyang tunay. Yung pagiging negative, di lang nakakamatay, nakakalukaret. Pag sobrang negatibo. Well, Kabug, yes, sabi niya, sa iyong palagay, dapat bang magpatupad ng travel ban? Siya, yes. Si Rian Bonifacio, ang sagot niya, no need. Total DH sa Middle East yan ang dapat. Total ban sa mga DH sa Middle East yan ang dapat. Si Ruby Bautista Nicolas, yes sa mga tourist, sa mga Pinoy na OFW, self-quarantine. Yan. Si Palisok Makayana Istong, sabi niya yes, dapat lang. Si Tom Valencia, not yet. Si Joby Bermudez Dacanay, hindi ako mapalagay. Wala siyang maisip. Si Jimmy Belches, hindi. Si Plummer Sioni, pwede. Si Apo Kalapasya Inchong,
Anong Chloe? Anong Chloe? At si Jun Sumagayan, sabi niya no. Yan ang mga sagot nyo doon sa ating poll question. Sa inyong palagay, dapat na bang pagpatupad ng travel ban sa South Korea dahil sa banta ng COVID-19? Ay, salamat po sa inyong mga pagtugon at sagot. At tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ngayon ng wika ngay, mga balitang may kaugnayan at dagdag impormasyon dyan po sa kinatatakutan na yan na COVID-19 na naho. At kahit pa paano, ay nakadagdag sa atin yung impormasyon kinalap ng ating po namang news center. May mga quarantine restriction sa ilang mga pambiyaheng barko. Pamaya, ibabahagi ko sa inyo. At bagamat walang pangalan ng mga barko, pero meron yatang ilang protocol na sinusunod yan. But for the meantime, break lang tayo. Philippine Standard Time, alas 6:44 na ng gabi. Balita na, servisyo pa. Balita na, servisyo pa. Ating balitaan, mga kaibigan, it's 6:46 ng gabi at habang kayo nandyan at katuwang natin sa paghatid impormasyon ng ating news center at lahat ng ating mga taga-subaybay po naman sa inyong kinaroroonan, learn to smile. May mga problema, makakatawa ka ba sa mga problema ang kinakaharap mo? Pag lagi ho natin ang iniisip ay problema, talagang magiging negatibo ho ang dating ng ating pakiramdam. Alright, so yung ibang mga pahabol pa nating text messages, si Kalui Angeles, standby Kalui ha, at nakita ko yung iyong pagpaparamdam dito. At meron pa tayong mga ibang listener din na naghatid ng pakikibate, si Ate Tina Rodriguez na nanonood all the way from Canada. Aba, okay na, signal namin. Si Emerald Noguchi, hello ka Edwin. Tapos si Rene Braga Bainco, si Tina Rodriguez sa Canada. Andiyan na si Kalui, tatawag na kami. Si Jimmy Belches, good evening ka Edwin. At watching from Athens, ito naman si Valdez Roche. Paano ba babasa yung pangalan niya? Roche. Ayan. Valdez Roche. Hello po, kaka. Watching from Athens, Greece. Meron na rin pong one case ng COVID-19 dito sa Thessaloniki, Greece. Kahapon, she came from Italy. 38 years old po babae. Wow. Sa Grecia, meron na rin pala, no? At si Luke Makalinaw Oliver here. Hindi ba pa pangalan? Watching from Taytay, Rizal, layo. Si Opilia Lasso Achuela, watching here in California, USA. Ayan. At saka si Red Cruzada Danny Cruz. Pinati ko na si Kuya Fidel Sobremonte. Alright, mga kaibigan, 13 minuto ang oras bago mag-alas 7 ng gabi. Louie, nagpapatawag ka, di naman daw nag-re-ring yung telepono mo. Paano ba yon? Paano tayo magkakaugnay? Okay, sa ilang pa mga karagdagang mga balita ngayon po namang hapon, tuloy-tuloy pa rin po ang ating mga impormasyon at balita. Basahin pa rin natin yung ilang mga nangyari ho sa maghapong ito. Siyempre pa, ang Pangulong Duterte, nilinaw na ho na ipinaubayan niya na sa Kongreso yung usapin dyan po naman sa prangkisa nitong Kapamilya Network, ano? Sabi, parang hindi naman siya naghuhugas kamay. Sabi niya, alam niyo, may kanya-kanya kaming papel. Nagsimula yan doon sa trabahong ginawa ng Solicitor General, yung abogado ng gobyerno, yung Solgen. May nakita siyang mga batayan, trabaho niya yan, independent body ang Solgen. So ginawa niya yung trabaho niya. Pero wala akong alam diyan. Dumistansya yung presidente dun sa sinasabing co-warranto petition ni Solicitor General Jose Calida. Ayun ang kanyang paliwanag. At naabusan pangulo ng mga reporters at hindi pa man lumalabas sa TV. Naipalabas na yan sa Facebook page ng iba't ibang mga reporters. Ano? At kaya nga yung usapin na yan, ay wag na harinawang wag nang mahaluan ng politika, sapagkat kasi yung dating mga kalaban ng Pangulo o nakatunggali malapit dun sa himpilan na yon, sinasabi parang may paghihigante at the same time nagbayad din yata ang Pangulo doon at
Sabi ng Pangulo, yung binayad ko, kahit ibinabalik nila, okay lang. Bigay na lang nila doon sa mga nangangailangan. Total, eh, siguro sabi ng Pangulo, di naman aking galing yan, mga donasyon yan. Bigay nyo na lang doon sa ilang mga programa ninyo, public service. Pero parang, para kasi nampal nun, ano? Inamin mo na, mayroon kang nakuhang halagang ganun kalaki, katapos hindi mo naman nagamit, hindi mo na servisyohan, katapos eh, binabalik mo. Oh. Eh, sino pa kukuha nun? Hindi na kinuha ng Pangulo. Nag-backfire ngayon. Anyway, alas 6:50, kaya nga lang ho eh, kumbaga kapitbahay natin yan. At dito sa industriya namin, pagkalit-lit lang ng industriya ito eh. At alam din natin yung nararamdaman ng ating mga kasamang mamamahayag na naglilingkod dyan sa kumpanya na yan, ano, sa ABS-CBN. Kahit, kahit pa paano, ay nakikisimpatya tayo. Anyway, meron naman silang dating kasama dyan sa kanilang himpilan na ngayon ay kongresista na. Mukhang siya ang nagsusulong si, ano, si, si Congresswoman Sol Aragones. Dating reporter ho yan, dyan sa ABS-CBN. So definitely, kakilala niya yung mga kaibigan dyan. Alam niya yung estilo ng management. Kaya siguro sabi niya ay pagtutuunan niya ng pansin yung renewal ng franchise ng nasabing network. So ang deadline, mali yung mga unang ulat na Marso. Ang real thing ay May 4. Hanggang sa mga araw na yun. Baka tayaan nyo naman sa EC2. Ililista kagad ni Jerry kay 5-4. Anyway, marami nagtetext sa akin eh. Ano ba yung sinasabing hearing? Sir, pwede naman ako ng hearing sa loto. May malay ko dyan. Anyway, ilan pa rin sa mga nagtetext sa atin at bumabate. Pwede ho kayong wika nga natin eh, magpadala ng inyong mensahe sa ating palatuntunan. Salamat po ah. At Opelia Las Ochuela, nangangamusta doon sa kanyang mga kaanak dito sa Pilipinas sapagkat siya ay nakabase na sa California, USA. Oy, sino pa ba? Marami tayong taga-subaybay sa California, no? Mga kababayan natin na nag-migrate na ho doon. Anyway, sa ilang pa mga karagdagang mga habol ulat at nasentro ang ating talakayin, yan po naman sa NCOBE. At kung meron daw kayong mga kamag-anak, particular dyan po sa Hawaii, eh, tawagan ninyo sapagkat dyan sa Hawaii maganda yung kanilang protocol. May mga proseso sila at protocol. Meron silang tinatawag na mga healthcare facilities na nag-uugnay, nagtutulungan sa Hawaii para siguraduhin handa kahit na pinakamaliit na klinika o ospital at iba pang healthcare setting na maalagaan yung isang taong may NCOBE. Eh, dito sa atin, Sus Mari Joseph, yung mga health center natin, bibihira pa kayong nakatao doon eh sa mga health center, sa mga liblib na lugar. Buti sana kung mga nurse, mukhang manghihilot lang yata doon sa mga liblib na lugar talaga, no? Mga lugar na hindi pa inaabot ng mga doktor. Kung meron mga doktor, kaawa-awa yung mga doktor na naglilingkod dyan sa mga barrios. Once upon a time, naging kampanya ho ng Department of Health yan, supportahan yung mga doktor na patungo sa mga liblib na lugar. Pero napagtatanto ng mga doktor, oo nga, naglilingkod ako, pagpapakabayaan ito para sa aking mga kababayan. Pero how about myself? Tumatanda ako na wala man lang akong naipupundar sa sarili ko. Pakabayani nga ako, eh, tepok naman ako. Bagay, meron mong bayaning buhay. Ha? Meron, sino? Bayani Casimiro? Wala na rin yun eh. Bayani at bayani na lang. Salbahay dito si Jerry kay kahit pa paano. So, alas 6:54 na ho mga kaibigan. At patuloy ho tayo sa mga karagdagang pangreaksyones galing po sa inyo, no? At habang tayo patapos na ng program, ano ba ang masarap na pagsaluhan? Sinasabi ng mga health expert kapag gabi, hindi natin kinakailangang magkaroon ng heavy meal. Yung huwag kayong pakain ng pagkadami-dami lalo sa gabi. Lalo't kanin, ano? At saka mamantikang pagkain. Actually, dapat nga sa gabi, eh, gulay ang kakainin nyo. Yung mga vegetable salads, kung maaari. Tapos, inom pa rin ng inom daw. Yan ang laging paalala, eh. Ng mga Hapones, sa gitla lupa. Mag-iinom kayo ng tubig. Kung magagawa nyo uminom ng mga 2 litrong tubig sa maghapon, eh, at higit pa, bakit na ba hindi, ano? Para napa-flush out daw yung mga toxins na ginagawa ninyo. At the same time,
Yung pagkain din natin, may mga tamang protokoli ho yan, step. Pagkay kakain, huwag kayo nagmamadali. Sabi nga, nguyain mabuti yung pagkain para nadadigest natin mabuti yung mga vitamina dun sa ating kinakain. Lalo pa ngayong mga panahon ito, no? Tag-init. Alright, mga kaibigan, salamat at kahit pa paano nagkakwentuhan tayo sa ilang mga paksa ng mga balita at impormasyon. 7 o'clock in punto, papasok naman si Miss Marupati sa Arne sa kanyang programang Radio Klinika. Maghapon tayo nagkakuhuntahan magmula kaninang madaling araw, umaga, 6 o'clock. Dahil si Alex ay walang boses. I hope hindi siya nagsalita maghapon at may boses na siya. Bukas makakasama niyo na siguro si Alex Santos. Alright, mga kaibigan, ako po si Edwin Eusebio kasama si Jeric Barreto, ating mga broadcast engineer sa transmitter, Kuya Jerry Esmaquilan and Company, Donald Benyapiel, Edmond Langurayan. Magandang hapon sa inyo, and of course yung mga affiliate stations natin ng DWIC, Aliw Broadcasting at RPN sa buong Kapulauan Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan nandiyan po ang ating mga relay stations at napapakinggan po tayo nationwide pag gumamit kayo ng telepono worldwide via Facebook. Hari nawa, ang basbas at pagpapala ng ating Panginoong Kapal ay lagi nawa pong sumaten. Bye! Balita na servisyo pa!